is orchestrated ang ginagawa ngayon ng mga anti-Marcos blogger. Kung papansinin po ninyo, nahahati po ito sa dalawang forces eh. Yung dalawang forces na yan, yung combined na Pinklawan, yung kakamping saka Dilawan na mga anti-Marcos at saka yung isa po, yung DDS na anti-Marcos. Yung mga Dilaw na at Pink na mga anti-Marcos, bakit? Kasi may mga Dilaw at Pink na ngayon na pro-Marcos. Alam nyo po ba yon mga tol? Kaya dapat i-specified natin na anti-Marcos ang kulay nila. O yung kanilang affiliations, ano? Hindi yung kulay. Kasi yung kulay, may Dilaw na pro-Marcos, may Pink na pro-Marcos. Ang kanilang naratibo ay always the same sa nakalipas na mga panahon, kasalukuyan at maybe sa hinaharap. They are using the image portrayed by the public before or by the mainstream media before against the Marcos family, particularly ang ating dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. At paulit-ulit lang sila, actually nakakasawa na nga itong naratibo ng mga Dilawan eh, at saka mga Pinklawan. Dahil kung papansinin po natin lagi ang kanilang mga sinasabi, eh recycled lamang yung kanilang mga informations at wala naman po silang maiba to na bagong gimmick laban po sa ating mahal na Pangulo, maliban sa mga chismis. Ito naman pong kabilang force na DDS na anti-Marcos at saka yung mga breakaway group or individual mula po sa BBM community of bloggers, sila po ngayon yung talagang trying hard na i-foot down ang ating mahal na Pangulo. Pero sabi nga, you cannot put a good man down. Diba? Ang ating Pangulo ay napakabuti ang hangarin sa bansa at sa sambayan ng Pilipino at naniniwala ako na mabuti po ang pagkatao ng ating mahal na Pangulo. Kaya yung divine providence, naniniwala ako na palaging nasa Pangulo. Ano, yung pagkalinga sa kanya ng ating Panginoong Diyos at syempre yung pagmamahal ng mga taong higit na nakakakilala sa kanya, kasi tayo naman, lahat naman, most of us ay nakilala lamang po si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa mga nababasa, sinasabi po ng mga parents po natin o kayo mismo dahil na-experience ninyo ang pamamahala ng mga Marcoses before. At hindi naman talaga natin kilala personally ang Pangulong Bongbong Marcos. Pero syempre, napakarami pong mga nagmamahal dito at nakikita nila na kung ano ang kabaitan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya I know ang ating Pangulo ay napaka-safe pagdating po sa mga circle of friends na meron siya. Although hindi naman natin naalis na ang traidor o ang ahas ay laging magmumula sa mga kakilala, kaibigan, kamag-anak, wala naman pong traidor na kaaway eh, no? Laging ang katraidor ay kalapit po palagi ng taong kanilang pinatraidor. Pero kung pagtitingnan muna natin muli, itong mga ginagawa po ng mga breakaway forces na ito saka mga rabid na DDS na anti-Marcos, sila po ngayon ay nagkakaisa sa mga naratibo. Kung titingnan nyo po ang mga sistema, una, itong si Maharlika. Ang kanyang pag-atake ay nakabase sa kasiraan ng First Lady. At sinisigundahan ito ngayon ng isang gagong lipunan na si Roy Domingo. Always the same yung kanilang mga narrative pagdating po sa kanilang mga live streaming para sirain ang First Lady at ang ating Pangulo. Ang ibang mga DDS na anti-Marcos, katulad ni Banat Bay, sila po ay nakabase palagi sa issue at tinitwist po nila yung katotohanan doon po sa mga nangyayari para palabasin na ito po ay hindi mabuti para po sa ating mahal na Pangulo. Napanood ko yung vlog nitong si JDB, pro vlogger ba yon? JDB pro vlogger. Malaking channel din naman po yon sa Facebook ano, saka sa YouTube. At content niya doon yung 10 milyong piso na umano'y daw pagbabayad ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa Partido Federal ng Pilipinas. At ang nag-issue nito ay si Banat Bay using the words,
allegedly or di umano, para somehow maka-escape siya sa possible criminal responsibility. Pero alam nyo mga tol, simple lang naman eh, hindi naman natin kailangang ipaliwanag. Ano? Pwede nating ipagtanggol ang ating mahal na Pangulo, ang ating unang ginang, at ang mga taong kanyang pinagkakatiwalaan nang hindi po tayo nagpapaliwanag kung bakit ganito, bakit ganyan. Kasi bakit? Sila ang nag-aakusa. Kung sino ang nag-aakusa, siya dapat ang nagpapatunay. Hindi natin burden niya na ipaliwanag kung ano ba yung katotohanan sa likod ng mga pangyayari na yan. Pero kung talagang apparent naman ang katotohanan, eh pwede naman nating sabihin, ano, na not to the extent na parang tayo ngayon yung nagpo-prove ng mga ebidensya, ay mga nagsoshow ng ebidensya. Kasi parang fishing expedition eh. Ang ginagawa nitong mga anti-Marcos vlogger, gagawa sila ng issue para pag-usapan ng mga pro-Marcos bar vlogger at ipagtanggol ito. Ngayon, magpipish po sila doon ng mga ebidensya na maaari po nilang gamitin laban sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. E kung minsan, nakakapagsalita tayo, baka hindi natin alam nang maaaring makapagpahamak sa First Family o sa ating sinusuportahang Pangulo. Kaya it is better for us to refrain from answering those allegations directly. Ano? Dahil inuulit-ulit ko lamang po ito, hindi tayo ang kailangang magbigay ng ebidensya sa mga sinasabi ng mga kasinungalingan na ito ng mga proma, ng mga anti-Marcos vlogger. Otherwise, para tayong nagpapakabayani para sa kanila, hindi para sa ating mahal na Pangulo. Dahil bibigyan natin sila ng dahilan para makapangisda doon sa mga nilalatag nating ebidensya o mga sinasabi natin, at sabi ko nga kanina, baka gamitin po ito eventually laban po sa ating mahal na Pangulo. Lalong-lalo na yung 10 million pesos issue na yan. Yan ay isang issue na hindi dapat po natin patulan. Ano? Sabihin lang natin na walang basihan yan at yan ay gawa-gawa lamang ng kung sino man. Kahit sabihin natin na nanggaling po yan sa isang opisyales ng Partido Federal ng Pilipinas, still, siya ang nag-a-allege, siya ang nag-aakusa, siya ang magpatunay na merong pagbabayad umano itong ating mahal na Pangulo. Hindi tayo. Ano? Tapos, ito pang si Maharlika, sinasabi niya, ang First Lady daw po ay nangangalakal ng illegal, particular sa mga agricultural products, smuggling, hoarding. Pinalalabas niya pa, nakasabwat ang kapatid nito na si Martin Araneta at iba pang mga taong individual o mga pribadong individual. Yet, wala ba namang ebidensyang ipinapakita? Ang sinasabi ng mga supporter nitong si Maharlika, sagutin ni First Lady, sagutin nyo yung issue. Bakit namin sasagutin? Ano ako, tanga? Naturingang criminologist ako, gagamitin ko yung sarili ko sa katangahan? Anak ka ng teteng, basic yan sa amin. Kung sino ang nag-aakusa, siya ang dapat mag-provide ng ebidensya sa kanyang akusasyon. Bakit nyo kami pagtatanggulin sa First Lady nang kami ang naglalabas ng ebidensya? Ipagtatanggol namin na walang katotohanan yan. O ganun lang. Pero sasabihin ninyo, eh, dapat mag-show ng proof si First Lady, mag-show ng proof ang Malacanang na walang kinalaman ang First Lady. Ano yung katangahan? Hindi kami tanga, in particular, lalo ako, hindi ako mga tanga, hindi ako tanga, mga anti-Marcos vlogger, para kami mismo ang magpatunay na walang kasalanan si First Lady. At lalong-lalong hindi tanga si First Lady, isang abugada, para siya ang magsalita at pabulaanan yung inyong mga sinasabing akusasyon laban sa kanya. Mga wala nga kayong kwentang tao kung tutuusin eh. Kaso nga lang pinapansin namin kayo dahil social media ito. Iba ang labanan sa social media. This is trial by publicity. Not grounded on evidence. Yun ang problema dito. Kaya tayo ngayon nandirito para ipagtanggol ang ating Pangulo at ang kanyang mga taong pinagkakatiwalaan. But it doesn't mean na magpapadala tayo sa fishing expedition na ginagawa nitong mga kalaban po natin sa paniniwala kay Pangulong Bongbong Marcos. Wala yung pinagkaiba sa mga disqualification cases na isinampan nila sa ating Pangulong Bongbong Marcos
during the election season. Diba? 7 disqualification cases ang isinampa nila. O 4 ang disqualification, cancellation of certificate of candidacy is 3 yata kung hindi ako nagkakamali, a total of 7 petitions sa Commission on Elections. At wala silang pinoprovide na ebidensya maliban sa mga alam naman na sa publiko. Ano, katulad ng desisyon ng Court of Appeals, desisyon ng Regional Trial Court, mga nag-Google lamang nila sa internet. Oh. Tapos ngayon, sasabihin niyo guilty ang First Lady kasi hindi nagpapaliwanag. Guilty ang pamilya Marcos kasi hindi nila ine-explain yung kanilang side. Sino ba kayo para pag-explainan? Ikaw, sino ka ba, Maharlika? Sino ka ba, Gagong Lipunan? Sino ka ba, Banat Bay? Ha? Pare-parehas lang kayo mga vlogger. Baka kung nagkasabay-sabay lang tayo na nag-vlog sa industriyang ito, eh baka napag-iwanan ko na kayo. Pero ininyo, kayo, sinamantalan nyo kasi ang pagiging dikit ninyo sa nakaraang administrasyon. Kaya talagang ang dami nyong nalolokong tao. Ngayon, iba ang administrasyon, iilan na lang naman ang mga naniniwala sa inyo eh. 6% na lang kayo at unti-unti nang nababawasan pa. Kasi bakit? Unti-unti nang nararamdaman ng Pilipino ang pagsusumikap ng ating mahal na Pangulo, maliban sa mga talagang tanga na tao. Ito yung mga tanga na walang ginawa kung hindi pakinggan ang mga manluloko na vlogger. Katulad ni Maharlika at saka nitong si Gagong Lipunan. Ewan ko si Banat Bay kung manlulokong vlogger yan. Hindi ko alam. Hindi ko naman kasi yan sinusubaybayan. Napanood ko nga lang kay JDB yung issue ng 10 million. Kaya ko siya nabanggit ngayon dito. Si Maharlika at saka si Gagong Lipunan, definitely mga manlulokong tao ito. Ano, except doon siguro sa part ni Banat Bay, sa pagsuporta niya kay Gerald Bantag, wala tayong magagawa doon kasi paniniwala nila yon. Pero hindi rin grounded ang kanilang paniniwala sa mga ebidensya. Unang-una, inaakusahan nila si Secretary Boyeng Remulla ng kung ano-ano. Sama-sama pa ang mga vlogger niya. Meron pang samahan ng mga yan eh. Bantag, Team Bantag daw. Pero lahat naman ng kanilang akusasyon laban kay Secretary Remulla, wala naman pinagbabasihan. Kaya nga ako, inaakusahan din nila ako. Ako daw ay tao ni Secretary Remulla. Anong tao? Hindi ko nga kilala yung tao personally. Hindi rin ako kilala niyan. Naka-single once nga na nag-react yan sa aking mga vlog o post. Tapos sasabihin nyo, bossing ko si Remulla. Sasabihin nyo, presidente ko si Remulla. Anak ka ng teting, napakatanga talaga nitong mga naniniwala kay Maharlika at sa mga bantag fanatics na ito eh. Ano? Ang nag-aakusa ang dapat magpapatunay. Sa kaso ni Gerald Bantag naman, inaakusahan siya ng Department of Justice. Partikular ng NBI. Bakit NBI? Kasi nasa ilalim iyan ng Department of Justice, attached agency. Ano, law enforcement unit yan ng Department of Justice. Counterpart niya ang Philippine National Police under the DILG. Oh. Nung inakusahan si Gerald Bantag sa mga krimen na di umano'y kanyang ginawa, sila ba ay nagdala rito sa social media? Hindi. Lahat ng sinasabi ni Secretary Remulla ay pagsagot sa mga katanungan sa kanya ng media. At lahat ng mga katanungan na yan at sinasabi din ng NBI ay nakabase sa mga ebidensya. Sila ang nag-aakusa kaya sila ang magpapatunay. Ang problema dito kay Gerald Bantag, until now, dinedelay nila ang proseso, which is legally correct naman. Ano, pero parang unacceptable, lalong-lalo na sa mga humihingi ng hustisya. Kasi once and for all, kung talagang walang kasalanan si Gerald Bantag, so be it, dalhin sa korte. At ang korte ang magsasabi na wala siyang kasalanan. Hindi yung nililinis ng mga tukmol na vlogger nitong si Bantag ang kanyang di umano'y ginawang krimen para lamang mapabuti sa harapan po ng publiko. Oh, bakit ko sinasabing mga tukmol? Eh, totoo naman karamihan sa inyo, nakikisakay lamang eh sa issue ni Gerald Bantag kasi malakas ang views. Bakit? Ang daming mga tanga eh. Sumusuporta sa ating mahal na Pangulo, sasabihin, suportado ko si Pangulong Bongbong Marcos pero inaatake ang ating Secretary of Justice. Katangahan yun. Di ba? Kung suportado mo si Pangulong Bongbong Marcos, dapat alam mo na he was one of the alter ego of the president. Puntahan natin ang post ni JP
Enrile. Si Secretary Juan Ponce Enrile. Sabi niya rito sa isang tatanga-tanga na nag-comment na weak daw po ang ating Pangulo. Yan. Ay, hindi. Dito tayo kay Thea Tan. Kasi comment niya yun eh. Dito tayo sa senior na post nitong si Thea Tan. Ayan oh. Ito po oh. Sabi nitong isang tanga na hindi maunawaan kung weak wa o strong ang ating Pangulo. Eh para rin sa mga tanga na manonood ko dito, hindi kayo mga tola, yung mga basher, mga tanga yan eh. Sabi nila, oh inamin mo na nabudols, na nambubudol si PBBM kung hindi ba naman kayo tanga. Kaya ako pinosyon para ipakita sa inyo na talagang tanga kayo. Pag pinaniwalaan niyo yung post ko, tatanga-tanga talaga kayo. O ngayon, sabi nitong Laurie Leslie Litan, because of PBBM's soft stance on crime, this is what happens. Kasi nag-post itong si JP Enrile doon sa nangyaring pag-ambush doon po sa gobernador ng Lanao del Sur at saka yung vice mayor po sa Cagayan. At syempre, humihingi siya ng mabilisang aksyon mula po sa ating law enforcement authorities. Ngayon, sinagot siya rito nitong si JP Enrile, ang ating Secretary for Presidential Legal Chief Counsel, ano? Presidential Chief Legal Counsel. Laurie Leslie Litan, your statement is not a fair comment. Tama, no? Hindi po yan fair comment. Kasi bakit? Sabi ni Secretary Enrile, judgmental, mapanghusga. How do you know that BBM is not doing something about it? I am the alter ego of BBM, same with the other secretaries of the executive branch of the government. Kung alter ego, si Secretary Enrile, lahat ngayon ng mga sekretary ng gabinete ay alter ego ng Pangulo. Kasama diyan si Secretary Remulla at saka si Secretary Benhur Abalos. At yon ang mga tinitira ng mga bantag fanatics na mga tanga. Sasabihin nila, pro-PBBM ako, pero hindi ko matanggap na si Secretary Remulla saka si Katapang ay nandiyan. Eh kasi bakit? Galit sila sa dalawa eh, dahil doon sa ginawa na pagtatrabaho nito kay Gerald Bantag. Ano ba yung pagtatrabaho? Pag-iimbestiga, pagsasampa ng kaso. Dahil ayon nga sa NBI, at ayon din sa kasalukuyang administrasyon ng Bucor, gumawa ng katiwalian at krimen itong si Gerald Bantag. Oh, sabi pa rito ni Secretary Enrile, what I do is in effect the action of BBM. Nakukuha niyo yun mga tanga. Sinasabi ni Secretary Enrile, kung ano ang kanyang ginagawa ay epekto ng action ng Pangulong Bongbong Marcos. Kung ano ang ginagawa ni Secretary Remulla ay epekto ng aksyon ng Pangulong Bongbong Marcos. He is the alter ego, the other personality of PBBM in the government. He works quietly. We in the cabinet are his operators. The entire machinery of the government is his instrument for governance. To say that he is soft is utterly false. You come to my office and we'll show you how we operate without showy and boastful bravado. Kasi nasanay sila sa Pangulo na magmumura. Kung ano-ano sasabihin para lamang lumabas na magaling sa harapan ng publiko. Yun naman ang katotohanan. I am not comparing pero yun talaga ang katotohanan. Nasanay kayo sa mga bravado effects. Nasanay kayo sa mga publicity stunts. Eh ngayon, merong isang pangulo na nagtatrabaho ng tahimik lamang. May epekto, pero hindi ninyo ma-appreciate kasi nagpapaniwala kayong mga tanga sa mga taong katulad ni Maharlika, ni Gagong Lipunan, ni Banat Bay. Sino pa ba? Tingnan nga natin tong pahina, magaling tong pahina page eh. Puntahan natin tong pahina. Kasi tong pahina page, tama ba yun? O hindi ko na maalala kung ano nga ba yung pahina. Basta pahina yun eh. Paki-comment nyo kung napapansin nyo yung Facebook page ng pahina na nagtatanggol sa ating mahal na Pangulo. Ang dalas akong itinatag nun eh. Tapos tinatag niya na rin yan
sila Banat Bay, yung Boss Dada ba yun? Dada ng dada, ang laki ng katawan eh. Puro dada lang din ang sinasabi dito sa social media. Pero sa suntukan, di ako mananalo doon. Eh bakit naman ako lalaban ng suntukan doon kay Boss Dada? Eh ang laki ng katawan nun. Barilan, pwede. Then nag-joke lang ako ha. Okay, ngayon mga tol, sana nag-get nyo po yung point ko dito. Na itong mga anti-Marcos forces, they are joining their efforts, collaborative pa nga ang datingan nila, para lamang pabagsakin sa harapan ng publiko ang ating mahal na Pangulo. And that is why hindi tayo pwedeng magbulag-bulagan dyan. Kaya mamaya, in relation to this, eh ako po ay aakyat kay Banat Boy. Ano? 9:30 po ng gabi ang live streaming niya. At wala naman akong grupong kinabibilangan. Ayoko talaga ng grupo. In fact, dapat nga nasa Ilocos Norte din ako ngayon. Pero yun naman ay mga BBM vloggers. Meron din naman akong personal reason kung bakit ako hindi nakasama. At sa iba pang mga grupo na nag-i-invite sa akin. Ang sa akin lamang, kahit anong grupo po tayo, basta magkaisa po tayo sa paniniwala kay Pangulong Bongbong Marcos, regardless kung gaano kalaki o kaliit ang inyong channel, hindi rin naman ako sikat na tao, eh pag ako po ay inimbitahan nyo, hindi kayo magdadalawang salita at ako'y pupunta sa inyong mga programa. At pag-usapan natin ang mga dapat natin pag-usapan para lamang po maprotektahan natin dito sa social media ang ating mahal na Pangulo at ang kanyang pamamahala. Inuulit ko, the President is well protected by the Presidential Security Group, the Armed Forces, and the Philippine National Police. Pero sa social media, hindi nila pwedeng gawin yon kasi we have our rights to speech and expressions. Ang bawat tao pwedeng magpahayag ng kanilang saloobin sa ating gobyerno, but not necessarily na mag-overbound po sila doon po sa kanilang karapatan. Ano? There is always a limitation for our rights. In exercising our rights to speech and expressions, dapat lagi nating tandaan na hindi tayo lalabag sa karapatan din po ng iba. Otherwise, mapoporfeit yung karapatan po natin to express our opinions. Kasi when someone writes comments, our rights end. Diba? Nagsimula yung karapatan ng iba dahil sinasaklawan mo ito, sinisirahan mo. Matatapos ngayon yung karapatan mo sa malayang pamamahayag. At mababaliktad ang situations. Ikaw na ang lalabas na may kasalanan at yung inaapi ang i-exercise ngayon ang kanyang karapatan para ipagtanggol ang kanyang sarili. With that, maraming salamat sa inyo mga tol. Sana nakuha ninyo ang intention ng ating live streaming ngayon. If they are joining forces against Pangulong Bongbong Marcos and his government, let us join forces. Together, we will succeed. Ika nga. At sama-sama po nating protektahan sa social media ang ating mahal na Pangulo by doing your contributions. Siyempre, yan ay panunood sa mga programa ng mga pro-Marcos vloggers at kami naman bilang mga vlogger ay magpapatuloy lamang sa pagpapalaganap ng mga magagandang ginagawa po ng kasalukuyang pamamahala ng ating gobyerno sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. At siyempre, nandyan din po yung ating pagtatanggol sa social media. But iniulit ko po, huwag tayo ang maging daan para mangisda ng mga ebidensya itong mga siraulong vlogger na ito na walang ginawa kung hindi siraan ang ating mahal na Pangulo. Maraming salamat po sa inyo at shoutout po muli sa